Hi guys, mga kanegosyo, kasenso ka familia, magandang araw sa inyo. So, kamusta po kayo? So, sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Sana kung may pinagdadaanan, pray lang tayo at alam naman natin na si Lord, minsan akala natin tahimik, yung pala may planong mas maganda sa atin ngayon. Excited na tayo na i-share itong video ito, itong vlog nito kasi meron tayong isang subscriber sa Ma'am Jenny V. Meron tayong isang vlog. Yung vlog natin, nagtanong siya, ang sabi niya, meron daw siyang 100,000, ulitin ko, meron daw siyang 100,000 pesos. Ano ba daw yung magandang gawing business dito? Especially sa mga OFW natin na nag-iisip pa rin kung ano ang negosyo. May mga ibang tao na may pera, pero wala namang maisip kung anong negosyo. Meron namang ibang may pera, ayaw namang mag-negosyo, tatatakot. Pero, pag-usapan natin, ano nga ba ang pwedeng gawin natin sa 100,000 pesos? Alam nyo ngayon, sa panahon ngayon, yung 100,000 pesos na capital, hindi natin pwede sabihin, oh, malaki ng capital yan. Medyo maliit pa rin yan. Pero yun nga, kung mapapagsumikapan natin, mapapagtsagaan natin, mapofocus natin, kikita tayo. Simulan natin. Ayoko na ng marami pang ibang business na mga medyo mahihirap o parang ganun. Para sa akin, yung pinaka-simple, ito ay applicable kung merong OFW nasa ibang bansa, monthly nagpapadala sa mga pamilya nila ng pera. Pagkapadala ng 20,000, ubos na. Every month, padala ulit. Para sa akin, napakaganda kung gagawin nyo. Yung 100,000, ipahawak nyo sa isang sa kapatid nyo, sa nanay nyo, kung sino man, sa tatay nyo, ipag-negosyo. Okay. Ano ba yung negosyo? Isa na lang. Ayaw ko na ng ibang mga ano. Saka na tayo mag-offer ng mga business na for 100,000 na iba't ibang klase. Make it the simplest. Yung pinakamadali, pinakasimpleng pwedeng-pwede natin gawin. Ano ba yun? Bigasan business. Actually, na-vlog na natin ito, itong bigasan business. Yung bigasan business, let's say, mag-start tayo ng 100,000. Sa 100,000 bang yun na capital natin? Kinakailangan bang ibili natin lahat yun ng bigas? Pang! 100,000, ubos. And then, ibebenta para pumasok ang pera para sa akin. Okay, ang payo ko. Kung ikaw ay may 100,000, ano ba yung initial order mo dapat? Okay, wag agad matatakot na, mag-start lang muna ako ng mga 5 sako, mag-start lang muna ako ng 10 sako. Tandaan natin, ang pagkuha ninyo ng yung volume, yung quantity, dyan magbe-base ang presyo. Kung ako ay supplier, kukuha sa akin ng 2 sako, ang presyo is 114. Kung ikaw ay kukuha sa akin ng 20 sako, ang presyo is 1350. Kung kukuha ka ng 50 sako, ang presyo ay 1250. Ibig sabihin, pag volume, makaka-bargain ka, i-deliver nila mas mura. Imagine niyo, kukuha ka ng 5 sako, mataas ang presyo, pipick up it pa ang transpo, ang driver, ang gas. Samantalang, kung ikaw ay nag-order agad ng 50 sako. Ang 50 sako, guys, pwede na lang i-deliver. Makaka-bargain ka. Mas mura ang capital. Ulitin ko, meron ka na rin namang 100,000. Gamitin mo yung 50,000. Yung 50,000 na yan, yan yung magiging initial capital mo. Let's say, ang capital is 1,200. Let's say na lang. 1,200 ang 1 sako makukuha mo. Okay, yun yung average na. Kasi hindi ito yung medyo mataas na klase, ha? Yung normal lang. Let's say 1,200 to 1,300 yung capital mo. Let's say mga capital ka kagad ng 60 to 70,000, meron ka pang 30 to 40,000 na revolving capital or pwede mong emergency fund or hahawakan. Tatandaan, ang capital na natira na 30 to 40, hindi ito gagamitin sa ibang bagay, hindi ito gagamitin sa pagbayad ng oriente, pagbayad ng ganito. No, hindi. Pag sinabi natin capital ito sa negosyo. Ang kalimitan nagiging problema, yung capital nagagamit sa ibang bagay, nagbenta ng 2 sakong bigas, may kabayaran ng mga 3,000. Nagastos, maya-maya pa yung capital, ubos yung bigas, ubos yung capital. Tatandaan, para tayo ay kumita, para ma-manage natin, may listahan, organize, nag-order, ang order is 50 sako, nandito yung lista, ito yung capital, ito yung revolving, may bumili, Monday, may bumili, alas 7 ng umaga, Monday, bumili, 1 sako, ito yung capital, ito yung tubo, lista, detalyado, in 1 month,
pwede nyong ma-check. Magkano ba yung kinita? Yung capital ko dati, 100,000. Ngayon, 80,000 na lang. No. Let's say, yung 100,000 mong capital, nadagdag yung mga nabenta, naging 115, 116, napakaganda. Then, dire-diretso lang. Again, ulitin ko, para makabargain tayo, 50 agad sa ako. Sa 15 sa ako naman yung guys. At bawa, 25 sa ako or 30 na sa ako, yung sako sa ako talaga. Then, meron kayong yung salop-salop or yung 5 kilos. Kasi hindi naman talaga lahat pwedeng makabili ng ganon. So, siguro, para lang basta madali talaga yung combination, meron kang isang sako, meron kang 5 sacks and 5 yung 5 kilos yung isang salop daw kung tawagin. Pero, in the future, pwede mo rin namang itry na kilo-kilo, magkilo-kilo ka, bumili ka ng kilohan, kilo-kilo. Ang wag na wag nyong gagawin. Tandaan, pag kayo ay nagbigas ang business, okay? May mga vlog tayo before, nagde-deliver tayo, may mga reseller tayo, nagpapautang tayo, ubos ang bigas, ubos ang kapital. Tatandaan, ha? Kung tayo ay cash binili, let's say tumubo ka ng 150 to 200 pesos ang sako. Volume mo kasi na kuha. Kung halimbawa lang, ipapautang mo, tutubo ka ng let's say 300 to 350. Alin ang mas interested mo? Tumubo ng konti na cash or tumubo ng medyo mataas-taas na konti pero utang, guys. Maliit na kita pero hawak yung kapital, hindi pinautang, dun ka na. May papayo ko, okay? Huwag na huwag gagawin ang pagpapautang na kinsenas katapusan ng bayad. Oh, Diyos ko po. Napakadami sa 10 magsasabi na, okay, uutang. Talaga naman. Kahit pa isang truck na bigas ang dalhin nyo sa barangay ninyo, ipautang mo, ubos ang isang truck na bigas. Kasi utang. Pero napakadaling mga utang, napakahirap magbayad. Diyan lang magsisimula na. Okay, unang-una, ikaw ang magsasuffer. Malulugi ka. Sayang ang negosyo. Then, may makakaaway ka pa. Mahirap maningil. So guys, napwera na lang na merong isang company, may mga tauhan yon, pwede mong ipautang, kada kinseres ka tapos ng pagsweldo, hawak mo kaagad, talagang makukuha mo kaagad, may tao magbibigay sa'yo, ito yung mga list ng may utang sa akin, may ganun, mas organized, pero po pwede. Kung halimbawa, mga opisyal or kung ano man, sa isang negosyo, pwede. Pero kung yung bahay-bahay, Diyos ko po, subukan ko na yan, na-experience ko na, kaya gusto kong i-share sa inyo. Marami rin akong reseller noon na ako kumuha ng 10 sa ako, ipinautang. Nung masigil nila, naubos na rin nila yung pera. So, para maging successful, umaari yung pagpapautang, alisin nyo, lalo at sa bigas. Okay? Hindi naman makalakihan na ano yan. Kung talaga hindi ako, sige, maungutang ng isang kabat. Ang i-offer mo talaga muna ay yung 5 kilos yung isang salop. Kung talaga ano, saka. So, again, ulitin ko. Let's say, magkano ba yung ating in-expect na kikitain? Guys, ha? Kung halimbawa naman, mag-start lang tayo ng 100,000 and then ginamit lang natin muna ng 60 to 70,000. Let's say, nag-range sa 10,000 to 15,000. Let's say nga, ang kikitain natin monthly. Pero, sa isang katulad ng nagsisimula pa lang nasa pambansa, pinapag-negosyo yung magulang, imagine ninyo, kung kayang kumita ng 10 to 15,000, monthly yung pamilya ninyo, aba, ay di makakabawas sa iyo ng pagpapadala mo. Sa mga nasa Pilipinas naman, pinapag-negosyo kayo, may kapital yung inyong kamag-anak na OFW, aba, ay tulungan naman ninyo. Hindi naman po pwedeng kayo, asa dala kayo ng asa na, pagkatapusan, hindi pa mabigyan, nagagalit pa, nagtatampo pa. Diyos ko po, kapain natin yung mga taong nasa bansa, yung mga OFW. Okay, baliktarin natin, kayo magpunta sa bansa, pauwiin nyo yung kamag-anak nyo nasa bansa, at sila andito, kayo andoon ng inyong maranasan. So para sa akin guys, talagang 100,000 pesos mag-start ka, meron kang 50 sako guys ha. Ito, magandang simulan sa bahay na. Kung kayo nakatira sa subdivision, sa bukid, kahit saan pa man, huwag muna mag-renta, huwag re-renta sa labas nyo. Mag-pass ka lang kayo, bigas for sale. Mas maganda kung meron kayong terrace, naka-display doon. Guys, yung 50 sako naman, yung 10 naman na sako naman, siguro mga 4 feet or 5 feet lang nataasan, then ganito lang siya. So, yung 50 sako kung sa bahay lang natin, sa loob ng kusina, sa salas, or kung saan man sa kwarto, or may bodega, or may sa terrace,
kasakasan yun. Hindi naman sa ganun ka laki ng nasakupan kasi patong-patong siya, guys. At hindi naman sa ganun kalaki yan. So, and then, meron ka nga dyan na 25 sako lang or 30 sako lang talaga yung one sack talaga ng 25 kilos. Then, meron kang 5 kilos na salop-salop na pwede mong i-retail pa. Kung gusto mong magtakal-takal ng 1 kilo, pwede mong ganyan. Tandaan natin, pag nag-retail ka, 1 kilo, 5 kilos, mas mataas ang kita. Mas malaki kumpara sa sako-sako. So, guys, wag na wag gagawin ang magpa-utang. Kinseres katapos sa Diyos po. Diyan ka mautas, diyan ka mahihirapan, diyan magkasuffer. So, para sa akin, magsimula muna sa bigasan. Gawin mo muna ang bigasan ng napakagaling na napaka-focus, nag-focus ka. Kung ikaw ay may motor, kung ikaw ay may tricycle or kulong-kulong, pwede kang mag-deliver. Kung malalapit lang naman, kung at least wag labang yung sobrang layo. Siguro mga 1 kilometer, 2 kilometro, kung pwede mong i-deliver sa barabarangay lang ninyo, pwede. Pero kung mga 5 kilometers lang yan, ay medyo malayo na, matatalo ka na sa tracking. And then pwede namang pick up. Pero yun nga, kung pwede ka mag-offer ng free delivery sa within yung sa area lang ninyo, sa barangay nyo, pwedeng-pwede. So, sana itong business na ito. Okay, diyan ka mag-start. Magbigasan ka lang muna ako sa barangay mo. Miya-miya, medyo lumaki na. Magdagdag ka ng itlog. Magdagdag ka ng mantika. Then, miya-miya pa, meron ka ng groceries. Para sa akin, ano yung pwede mong i-associate sa bigas, yun yung idagdag mo. Pero, wag muna kaagad na ang 100,000, ubusin nyo bigas kung saan sino. Mas madali muna yung pinakamadali muna, magbigasan muna tayo. Ang dali nating makumpit kung magkano ang tubo, ang dali nating makumpit kung nalulugi ba o ano. Hindi ka malulugi kung hindi ka magpapautang. Hindi maubos yung kapital kung hindi babawasan. In 2 months, 3 months, alam mo na kaagad ang negosyo kung maganda. And then, yan, kanina mo, gandahan. Kahit ang kapital ay nasa mabansa. At pwede sa mag-post sa mga groups, pwede sa mag-post, itag niya yung mga kamag-anak niya. Guys, makakuha ka lang ng 50 to 60 na tao na kukuha ng bigas sa inyo monthly or ang iba nga twice a month pa, pero maganda na yun. Ibig sabihin, kumikita, nasa bahay, walang renta, walang permit, deliver ka lang, and then in the future, pag talagang na-focus mo, ginalingan mo talaga sa pagninegosyo ito, natulungan ka na kamag-anak mo, at tinulungan mo pa rin yung sarili mo, miya-miya pa, magiging successful. So sana itong napakasimpleng business idea ito, bigasan business, ay makatulong lalong-lalo na sa mga OFW natin, sa mga nasa Hong Kong. Shoutout sa inyo, sa lahat ng OFWs sa ibang bansa. God bless po sa inyo. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So sana, subukan natin. Sa mga may bigas sa business, please comment down below kung ano yung mga suggestion nyo na pwede natin gawin pa. So, God bless. Kita kasi po tayo. Susunod natin video. Bye-bye po.